Mga kapoy, Jeps. Kapoy. Nakita ko kasi yung pinsan ko ito, si Noel. Oh. Oha. Oh yeah. So timing kasi ano, bago kami uwi is mag hakot na naman kami ni Boss Juno ng ano. Kasama tong malupit na makulit. Maghakot kami ng para sa nest ng ano, ng para kids kasi nga dati pa ito yung nakasanayan ko last 2004. Ito rin yung nag ano, nagdala sa akin kung saan makabili ng parakit noon, yung single pa si Poy Jeps. So ito yung gagamitin namin instead of box kasi wala pang budget sa box. May nakausap naman ako na box maker pero as of now ito lang muna, so on na makabudget tayo ng ano, kasi hinay-hinay lang na process, guys. Hindi tayo nagmamadali kasi binabase natin yun sa budget natin, no? So this time is ito lang muna gagamitin natin, yung coconut husk or yung ano ng niyog, balat sa bunga ng niyog, no? Mas maganda rin yung box kasi nga makikita yung sa loob, mamumonitor. Pero hopefully mag-success din tayo dito sa ano, sa nest na gamit tong sa niyog, no? So yun, maghahakot kami tapos next day gagawa natin ng ano, gagawin natin yung box. Gamitan natin ang alambre. Tapos yun na. Selector kasi basta ipapakita ko after na maghahakot kami. Sakto kasi kung sa Bisaya nagbunot siya eh, nagbalat ng ano, sa balat ng niyog para ano, hindi na uso yung kupra ngayon. Baker. Ito yung baker, ayan. So yan na yung binibenta ngayon. Hindi na yung tulad ng 90s, 2000, late 2000 na ano, binibilad pa natin sa araw. So ito na yung binibili ng buyer, no. So ayan. Ito yung materials. Tapos pagkagawa natin yan ng ano natin ng wire or ng alambre. So yun yung finished product na nest. So far mayroon din namang napipisa tigli 5-4 sa gamit itong ano. Yung iba nga, shout out RH Avery o Rocky ng Cebu, Iloilo. Yung kanya nga is yung bao talaga ng ano, ng niyog. Pero amazed na amazed ako kasi tag-5, tag-6, tag-4 yung sisiw. Ang naka ano lang dito, ang naka disadvantage lang nito, guys, is hindi maglo-long last yung balat ng niyog kasi yun, hanggang sa masira kasi ng ibon. So, that's the time. Pag umabot sa puntong yun, maybe gamit na nasa 5 to 6 months. So, wala na. Wasak na yung, ano no, yung itong nest na gagamitin. So, gamit tayo ng box sa hinihinay lang. So, soon, papakita kung paano gagawin yung box. Kasi sa alam ko dun sa Luzon, box talaga nakasanayan eh. So dito sa Mindanao, dati pa talaga, high school pa ako nagpaparakits. Ito na talaga yun. Late, ano na, mga 2015, 16. Ganyan na ko na nakita yung mga box na yan, nest box sa parakits. So far, okay naman. So prone lang siya sa split legs, yung naka-split ang paa. Kasi nga, yung ano, yung tawag nito, yung box is slippery o madulas. Dito is makakapit yung inakay pero meron pa ring na display leg, no. So update lang, guys. Bye-bye. Shout out pala kay Sherwin Lansangan ng DICT, no. Sama ko sa trabaho taka kay Edwin Temple or Temple Gamueta. Shout out tayo, master. Salamat sa pagtagkilig sa munti nating channel, no. No worries mga kapoy Jeps kasi dito pa ako kasi ito naman na ano, mga niyog is sa tito ko sa kay Angkit. So hindi ko saan nabutan yun, umalis na yung ano, karwahe, yung kalabaw at saka yung
bansa. So next day, sisimula na to. So may kukunin tayong ano dito. Mag-select tayo ng ano, for nest ng ibon. Tomorrow. So mga kapatid, so ready to transfer na yung mga parakit. Parakits natin. Ready na kasi nga. Hindi pa tapos yung for hotel type room. So itatransfer ko na kasi nga. Stress sila dito sa maliit na cage eh. Kahit pa paano makapaglilipad-lipad sila. So tara, tara boss Juno. Bagong gising, pupunta kami ng ano, dito sa may aviary namin, no, na maliit. Ito yung gawa ni Papa, dalawang ano na yung natapos. So ito na yung mga ibon. Yan. So maybe after 2 to 3 years pa siguro to sila nung makapupuno yung kulungan, guys. So lalagay muna namin dito para hindi sila may stress dito nga sa kulungan. Kawawa kasi. Parang kapatid ko, kawawa, iniwan ng jowa. Giniagawa mo. So yan, si Pogs Pogs. Ay! Pumasok si Pogs Pogs. Hi! Hi vlog! So yun, latest update ng aviary natin, no? Setup. Kape ngayo. Nare, may mga pe.